Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nasisiraan siya ng bait. Inakala ng mga kasambahay ni Jesus na nasiraan na siya ng bait. Marahil nakita nila ang marugdob na dedikasyon ni Jesus sa kanyang misyon. Ang kanyang buong buhay, pagkilos at pagkatao ay tungo sa kanyang misyon. Sumasaksi siya sa pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga bayan at inuuna niya ang kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Sa ating pagsunod sa Panginoon, kadalasan ang ating mga pananaw, pananalita at mga gawi ay taliwas sa kung anuman ang nakasanayan ng mundo. Kung hahayaan nating baguhin tayo ng mga aral ni Jesus, mararanasan natin ang pagkamulat sa mga makalangit na bagay at pagsusumikapang kampin ang mga iyon sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Magiging kawangis tayo ni Kristo at siya ay mananahan sa atin. Hindi na tayo ang iiral, ngunit si Kristo na ang mamamayanin sa ating buong buhay. Pagsasagawa. Pagnilayan natin ang tanglaw ng Panginoon at isabuhay natin ang init ng kanyang liwanag araw-araw sa ating pamayanan. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.